Salamat, amazing Fidelis, Mr. Longshot. Receive ko na ang pinatama mo sa akin. More power. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Bossing Daguman Fidelis, una sa lahat, ipapasalamat ako sa pinatama mo sa akin. Na-receive ko na ang 3,000 pesos na yung tama ko last Friday. Maraming salamat sa iyo. Salamat, Mr. Amazing Fidelis, Mr. Longshot. Tanggap ko na yung tama natin sa pipay. Kaya, maraming salamat. So, sa mga bayang kamista, gusto nyo mag-join sa group chat namin. Message nyo lang. Nagulang Fidelis sa Messenger. Then, pwede na kayo mag-join. So, again, good luck sa lahat. Sana marami pa tayo tama. Okay. Magandang araw ng Biyernes, mga Longshot. Nagbabalik ang inyong lingkod, Amazing Fidelis, Mr. Longshot. So, nandito po tayo ngayon, October 11, para sa ating pagbibigay ng race analysis para sa inihandang pitong karera ng MetroTurf Race na magsisimula ng alas 5 ng hapon. So, bago pa ako magsimula, nais ko po kayong batiin ng happy weekend kasi nandito na naman tayo sa weekend racing. And at the same time, aanyayahan ko po kayong muli upang i-message ako. Search nyo lang sa Facebook ang aking real name, Dagunan Fidelis. So, i-message nyo ako pag nakita nyo na. And then, pwede ko na pong sabihin sa inyo how to join our legit winner take all legit Bakasan group chat. So ngayon po, bago po ako magbigay ng ating race analysis for this Friday race, gusto ko lang pong batiin ang ating mga bagong members at ating regular members na as of this time ay nag-send na ng kanilang mga pambakas at solo bet para sa aking race analysis na aming gagawin para mamaya at good luck. So ito po yung mga ano no, mga kailangan kong batiin at na mauuna na diyan ito si Boss. Sabi niya, Boss Idol, baka pwede paki-shoutout mo ako sa vlog mo. Kagawad Froilan Puroy Sanchez ng Barangay 750 Zone 81 ng Manila. Maraming salamat Kagawad at the same time good luck mamaya sa iyong pagbaka. At the same time, gusto ko rin pong batiin, as I've said, kahapon pa kami ongoing. So, ito na ngayon yung mga nagbakasa, no? So, ayan, no? Tingnan nyo yung group chat namin, no? Kita nyo. Yan, no? Very legit dahil nililist natin dyan ang mga acknowledgement ng mga nagsesend para sa pagbakas. So, start with Nelson Rosales, our chief moderator. Siya po ay nagpagawa sa akin ngayon ng solo winner take all, kakahalaga na 600. At dahil dyan, meron na siyang pre-pick 5 at last forecast. Pero, yun ay deducted sa kanyang tinamaan sa akin na pinondo niya last October 9. Okay? Second, si Sarge. Yun, ganun din. Si Sarge, no? Sarge Bill. WTA solo 600 din at pre-pick 5 siya at last forecast. At the same time, tumama rin siya ng October 9 sa akin. So, ibabawas na lang yon sa kanyang pondo para sa araw na ito. Ngayon, for our new members and regular members na nag-send ng bakas, shoutout na lang. So, lahat sila, no, nag-send sila ng pambakas.
automatic na meron silang pre-pick 5 at last forecast bet na rin dahil sa kanilang pagbakas based on my race analysis. And yan, Ronaldo Reyes, Loy Manangkil, ayan, si Kagawad, no? Kagawad Sanchez, Arnie Reyrata, Quadra Peter, Ernie Perez, James Adan, Benis Mangali, at meron pa eh. Yan, James Mangali, ayun, si paring Ricardo Gutierrez, at si Winsel Gartman. And also, gusto ko pong batiin yung aming isang member na ngayon ay nasa Singapore dahil nagse-celebrate ng birthday ang kanyang anak doon, Mr. Roberto Biray. We miss you. Anyway, isang linggo lang naman yata siyang magpapahinga muna at mag-e-enjoy kasama ang pamilya sa Singapore. And enjoy ka lang dyan, bro. So ngayon, yan po, no? So as you can see, our legitimacy pagdating sa aming bakasan group chat, meron po tayong acknowledgement dyan pagka kayo ay nag-send na through GCash ng inyong pambakas. So ito, at yan nga po pala ay digal, ano? Tinataya namin niya sa MetroBet, MetroPassBet, na ginagamit ang aking account. Siyempre, dahil ako tataya, pag tumama, ako rin ang magka-cashout. And then, Monday to Friday, pagka-cashout, sisend sa kanila ang share ng tama nila. So, simulan na natin, Friday, October 11. So, napansin ko po, sprint race tayo ngayong araw na to. Puro mo kailangan dito, yung matutulin talaga, no? So, malyamado-madihado, eh talagang sasabihin ko kung ano yung may chance para sa akin. So, race 1, palagay solid na. Ang ganda ng tinakbo nito, kaso minalas lang nung nakaraan. Pero, tingin ko ngayon, kayang-kaya niya to. Single na lang sa numero 3, Midnight Bell, nasasakya ni ni JB Hernandez. So, race 1, single 3. Race 2, ito, dalawa ang gusto kong kunin dito. Talaga ito, believe ako sa tuli nito. Yung kay John Paul Guse, numero 1. My sweet Valentine. Baka madehado pa siya dito. So, magandang pandehado yan, ha? You see, pwede nang ilong shot yan. Pero, siyempre, kukunin din natin yung isang meron pang galing. At actually, may kabitan silang mga itatakbo. Baka magyari na naman, no? Yung tinatawag na kwadrahan. So, Gian Chi, numero 5, ni Ryan Bassett. So, race 2, yun, My Sweet Valentine, numero 1, at 5, Gian Chi. Race 3, ito na, start ng pick 5, again, sprint race, at di, sabi ko nga, meron silang pre-pick 5. So, ang kagandahan naman ng member ng aming group chat, ano, syempre, sa aming bakasan, maaring may mga long shot pa doon na pwede kaming isama doon at hindi ko na mababanggit dito dahil magdidepende yan sa kapital namin. Pero at the same time, ito lang ang sasabihin ko, mas advantage talaga na mag-member kayo upang sa ganun lagi kayong updated. Okay, race 3. Dito, medyo complexity of the race although may mahusay, kabitan sabi ko nga. Numero 6, Bonnie Avenue. Bitin nung nakaraan, baka sakaling lumagpas ngayon. Actually, pag-aari siya ng isang vlogger din na may-ari ng kabayo. And napansin ko na syempre, kabayo niya, tatayaan niya yan. And ibibigay niya yan sa vlog niya. Pero ako, as I've said, wala akong first and second choice katulad ng sinasabi nila. Ang sa akin, yung may probability of chances. So equal sila para sa akin, laban kung laban. Numero 6, Bonnie Avenue. Kasakyan din ni Ryan Bassett. So, as you see, no? GNC, Ryan Bassett din. Sana hindi siya masyadong, alam niyo naman, manghawit sa kagagano'n, ano? Yung iba kasi tinitingnan ng analysis. Naku, hindi niya kayang mag-back-to-back kasi baka napagod sa isa. Anyway, maikli lang naman yung karera. 1-2. Tsaka sanay na yung mga yan, professional racers yan, eh. So, kasama yan sa kanilang ano, physical conditioning. So, sa East Bonnie Avenue, at kukunin ko din yung isang pang matulin na Margo na numero 1. Actually, kaya inuna ko si Bonnie, maganda kasi yung nasa labas kaagad yung bandera. Pagka nakaitad yan, mahirapan yung nasa loob na maipit, no? Kay My Sweet Valentine din, nakikita nyo, nasa inner siya, pero pagka naman niya naiktad ng mauna talaga, baka mahirapan silang humabol. So again, race 3, Bonnie Avenue, numero 6, and 1, Margo. So race 4, okay, ito, no?
maganda rin karera to. As I've said, no? Class 5, 6 to 10 split pala to. Ito yung parang ano, talagang may fulcrum. At dito, tingin ko, hindi tayo pwedeng sumingle dito. So, kailangan kong ibigay sa inyo ang pwede. Okay. Diado tayo. Número 3. Smart Julian. Número 3, ha? Tandaan nyo. Sasabihin ko na lang yung ano, ha? Equal competitiveness, oh. 5. My Mr. Aldrich. Siyempre. Baka yan ang pumatok sa ano, bigayan. Kasi, palagay ko, titingnan nila yan. At yung numero 2 na Great Connection. Actually, De Los Reyes na naman. No? So, dami palang takbo ni Boss JC, stable, no? So, sana magpunbagi ka, boss. Suportahan kita ngayon. Kasi itong si Great Connection na ipit lang to noong nakaraan eh. Naaalala ko, ano yan? Nabaldog. Oh, pag ikad niya, binaldog siya. Pero ano siya eh, oh? Palitinete. Siguro hindi kasi kaya talaga ni Ryan na tatlong sunod. Kaya binigay kay AB Serious. So again, race 4, tatlong kukunin natin na may equal performance rating para sa akin, Smart Julian. As I've said, banderahan to eh, no? Pabilisan yan. Smart Julian, Mr. Aldrich, numero 5, at yung numero 2 na Great Connection. 3, 5, 2 tayo sa race 4. Race 5, ah, ito. Sige, sa mga nagtitipid, let's go for it. Mahusay na, matulim pa, Grand Laughter. Tatawa ba talaga kayo pagka nanalo to at talagang engrande ang tawa nyo? Dahil unang-una, papatok talaga ito sa tingin ko kay PM Caballejo, numero 1, Grand Laughter. Actually, meron ako ditong isang pandehado. And I think, mas maganda mag-message kayo sa akin. As I've said, search nyo sa, ano ha, sa Facebook, Dagunan Pidelis, para yung ano, palagay ko dito, malalaan natin kung kakayanin ni Grand Laughter. But anyway, there's a secret long shot na kung maging member kayo, baka malaman nyo na rin kung ano yun. Titimbangin ko pa kung talagang pwede siyang ipasok dito. Kasi believe talaga ako dito kay Grand Laughter dito sa takbuhang to eh. 1-2 lang eh. So, sa nagtitipid, pwede na rin yan. Single 1, race 5. So, race 6, punta tayo sa penultimate race, ano? 1,200 meter na naman. Okay. Hindi rin matatawaran dito. So, nagtitipid. Mang Nano, siyempre. Boss Rabano, ang ano yan, Big Boss J. Rabano, ang may-ari niyan. At ang ganda ng pole position. And at the same time, may tulin talaga sa 1-2. At ang magdadala pa, swerteng jacket to si JV Bakaykay. Friend ko rin yan. Sa ano, if you can watch JV, good luck sa'yo. Numero 8, pwede rin isingle yan kung tutuusin. Siguro may mga makakalaban siya dito sa harap, pero para sa akin siya, may ano ako, may naiisip akong magandang pwedeng ilaban sa kanya. Okay, race 7, ito, last race. Siyempre, dito sa race na to, yun, sumasabi ko nga sa inyo, di ba, madalas yun. Pag nagbigay ako ng patok, long shot, nananalo. So, sige, bigay ko na yung papatok. Don Lucas, siyempre, 1,200 meter, Baujian, so magdadala. And kung kayo ay kukuha ng dehado del paratingan, yun naman ang magiging sekreto para sa aking grupo muli. Dahil unang-una, yun ang advantage ng being member ng aming legit winner take all bakasan group chat. So again, this is Amazing Fidelis and I'm inviting you all. Mag-message na kayo bago mag 2 PM dahil magka-cut off kami. At nang sa ganun, sama-sama tayo sa tagumpay. Amazing Fidelis, Mr. Longshot, signing off. Thank you.